iPad. Everyone's favorite, Lugpiang Shanghai. So, meron akong sinubukan na ibang ano ngayon, recipe. Ewan ko, kasi meron akong napanood na ano siya, business na ang Lumpiang Shanghai niya may singkamas. So, since may singkamas ako, sinubukan ko siyang lagyan. Pero ang alam ko kasi singkamas is an extender sa mga Lumpiang Shanghai. Kasi before nung nag-aaral pa ako ng college, accidentally nakita ko yung prep time nung karinderya na kinakainan ko ng siomay. So habi ko, anong gini, parang meron silang ginigiling na ano, na kulay puti. So hindi naman siya meat. Tinanong ko, nilapitan ko, ano po yan? Siyang ano daw? Kamyas. Singkamas. Tapos nun ko na-realize na yung kinakain ko pala, hindi siya meat. Yung nabibili ko sa kanila, singkamas pala. So hindi ko alam kung may meat yun ah. Or purely singkamas lang. So eto naman, this is a combination of pork, chicken, and singkamas. So para dumami rin siya kasi ang ano lang yun eh, 1/4 chicken, 1/4 pork. So pamparami, naglagay lang ako ng isang singkamas. Ngayon, yung susobra dito, pwede natin gawin meatballs. Sa mga nagtatanong kung paano yung timpla ko ng itong ano, feeling niya. Ano to? Yung iba kasi hindi naglalagay ng mga gulay-gulay sa ano nila, sa lumpia. Baga meat lang talaga, bawang sibuyas, asin paminta. So that's their version. Pero kami kasi mas gusto namin yung magulay na lumpia. So that's a combination of carrots, of course, bawang sibuyas, and naglagay ako ng kinchay. Yan yung nagpapa, yan yung version namin, laging may kinchay. Ewan ko ah, sila mama, yun ang nakasanayan kong timpla ng mga pagkain. Sila mama, they always put kinchay sa pagkain. Tingin ko na kuha din nila mama yun sa mga lola ko, kina nanay, nene. Kasi even our relatives in Bulacan, yun, pag nagko-comment sila sa akin, sinasabi nila na pwede daw lagyan ng kinchay para mabango. And actually, may additional flavor din ng kinchay. But it's all up to you. Ngayon, meron akong biniling onion chives na napakadami ng onion chives. So nilagyan ko rin para maraming gulay kasi si Kali favorite niya ang lumpiang Shanghai. So para makakain din siya ng gulay. Trivia pala, nakita ko lang din sa pinanood ko last night na ang lumpiang Shanghai pala ay favorite menu ni Dr. Jose Rizal, di ba? May trivia pa. Anod ko lang naman. So
So mahilig siya kapag kumakain siya, 'yan ang mga madalas niya na orderin, lumpia Shanghai. Pero way back then, ang lumpia Shanghai ay ano, pork at toge, 'yun ang halo. Kasi ngayon, 'di ba, meron tinatawag na lumpiang toge. Iba pa 'yun sa lumpiang Shanghai talaga. Pero before daw, ang lumpia ay pork, giniling at toge. So yun yung version na favorite daw ni Rizal. So yung mga magsasabi na Mark, ang dami naman na nilalagay ng meat. Ano kasi ito, pambahay naman. So okay lang na marami. Kapag mga panghandaan, normally yan yung medyo tinitipid sa ano, tinitipid natin sa palaman. Pero kapag pambahay, mas gusto ko yung na talagang nakakagat ko yung karne kesa puro wrapper. May mga ganun eh, lumpiang wrapper. Puro wrapper lang naman. Ayan, sabi ni Patricia, Pat Christine, pwede lagyan ng singkamas, yung mama ko naglalagay dati, pati kamote. Mga tawag nila doon mga extender para dumami. Lalo na kung paninda mo, syempre, parang kumbaga, parang di ba sa paghandaan naman, yan si mama lagi yung sinasabi, oh dapat umabot yan ng 100, mga ganun, 200. Tapos kapag napalagpas mo pa dun sa quota niya sa'yo, very good ka dun. Kasi nga, ang goal niya, maraming kalabasan yung Shanghai. Ngayon, ano pala, may dinagdag pala ako dito. Ano naman, best in experiment. Nilagyan ko siya ng cheese. So, hopefully mas masarap. Malisa man ang sala, ulit. Apo nanay, dumalawa ko today. Dumalawang live. Hi, Crisel. The stereo. Nakaready ng plato ni Crisel. Oo, midnight snack natin to. Si Siren nga, nakabantay. Sabi ko, oh, bakit ka nakabantay? Sabi niya, titikman, gusto kong matikman eh. Yung lumpia daw. Sabi ko, hindi ko to lulutuin ngayon. Pang bukas to. Sabi niya, ah, okay. So, bumaba na siya. So, kung titipirin mo to, maraming magagawa to. Kasi ito, 20 pieces to eh, itong wrapper. Siguro, kung titipirin mo to, kaya nito na 40 pieces. Kung sobrang tipid na tipid, baka mag 60 pieces ka pa. Yan, mga pinsan ko, kapatid ko, magaling yan mag ano, magparami ng lumpia. Kasi talagang sanay yan. Dahil kapag mga handaan eh, ano, sila ang taga rap. Yan, sina Joy, sina Excellent, sina mga taga-rap ni sila Rose Ann, yan ang taga-balot ni Mama. Pero yun, ayaw, ano, kumbaga, as much as possible, ayaw nila tumulong. Dahil, alam nyo si Sonia, ano yan, terror sa kusina yan. Yung si Gordon Ramsay, naku, walang binatbat kay Sonia yan. Konting mali mo sa kusina, sisigaw-sigaw pa niya ni Sonia. Kaya yung mga pinsan ko, hanggat kaya nila na hindi sila yung, kasi kapag may mga handaan, tapos eh si Sonia nagpatawag ng saklolo, ayan, to the rescue na yung mga pininsan ko. Pero pilit na pilit yan. Dahil alam nila kapag ano, nagluluto, irritable si Sonia. Eh ngayon, sitting pretty na si Sonia ngayon kapag nagluluto. Kasi
minsan nga eh, wala. Kumbaga hindi na talaga siya yung tulad dati na siyang nagpe-prepare. Dahil ngayon, siyempre, mga marurunong na magluto yung mga pamangkin niya. Tsaka kami ni Joy, kaya ano na siya, ethics na siya. Ang natirang kapiranggot, pwede yan i-parang pa-burger na lang. Burger patty. Pwede mo rin yung i-almondigas kung nagluluto kayo ng almondigas. Ay, sorry. Dumigay pa. Almondigas yan. Napakasarap niyan. Favorite din namin. Na alam niyo, ang dami kong nakain kaninang lumpiang sariwa. Tapos, nag-cook pa ako. Kaya, dumigay ako siguro ngayon. Tsaka yung lumpiang sariwa, ano, natapon. Ubus. Kasi, marami ko nakain, marami na nakain si Joy. Tapos, pinarti-party ko na dahil si Sonia hihingi yon. Si Tita Enda, bibigyan din natin. Kaya, tapos pag mga pinarti-party ko na, siguro mga ano yun, mga apat, lima yung limang microwavable yung na parte-parte ko. So, yun yung for distribution bukas. So, ito na lang yung natira. Yung ito, ito na yung ano natin, i-refrigerate natin. So, pwede natin yan lutuin bukas. O kaya naman, pwedeng pambaon ni Dayan. So, 20 pieces lang yung nagawa ko kasi hindi ko naman tinipid. Pero kung titipirin mo yan, kaya mong gumawa ng mga 40 to 60. From the 1/4 chicken and 1/4 pork giniling. Tapos dinagdagan ko ng mga carrot, sibuyas, kinchay, onion chives, and singkamas. May itlog din pala yan. Nilagyan ko ng dalawang itlog. And so, dadami yun. Kaya marami kayong maluluto. So, pwede ako mag-taste test mamaya. Baka magutom ako. Pwede kong tikman. Hello, good evening, Tita Dorothy Lucas Yang. Good evening po. Sabi ni Marisa Manansal, i-guest mo si Madam Sonia sa vlog mo. Oo, pag magluluto kami dalawa. Type ko siyang magluto ng lumpiang sariwa. Pero almost 5 euros ang per kilo ng kamote. Mahal, no? Yun lang, mahal yung ibang ingredients kasi lalo na pag nasa ibang bansa ka. Dahil kailangan pang pumunta sa Asian store para makabili ng ibang ingredients. So, yun, parang naalala ko kanina, yung kwento ko sa air fryer, air purifier, hindi ko natuloy. So, nung una, akala ko, kanina kasi diba nagluto ako, pinabuksan ko yung air purifier. Nung una, parang sabi ko sayang yung bili kasi parang hindi naman siya gumagana. I mean, parang wala namang positive na advantage sa na nangyayari. Pero nung palitin na yung pinaka-filter niya, edi nung tinanggal ko yung filter, grabe, sobrang dumi ng filter niya. So sabi ko, kung hindi to na-filter, yung nakita ko sa filter ng mga dumi, kung hindi niya na-filter yun, siyempre, saan pupunta yun, di ba? So, masisinghot mo. Pwede kang pwedeng may mga allergens doon na ma-allergy ka. Especially si na Dayan. Ewan ko lang kung nakuha ni Kali. Mabilis sila, mabilis sila ma-allergy. So, tingin ko, work, naman siya. Nag-work naman siya.
So, ang problema lang, ang filter ng air purifier, particularly yung Xiaomi air purifier, ay nagre-range sa 1,000 to 1,600. Iba-iba kasi yung price eh. So, ganun kamahal. Pero tagal ko rin namin ginamit eh. Siguro mga kaedad ni Kali. Mga 10, mga ano, mga... Alam ba? Mga 6, mga 7 months namin ginamit. Tagal din. And, pero meron ako isang ginawa. So, and, pero baka mali ito. Nung tinanggal ko yung ano, yung pinaka-filter niya, ang dumi, di ba? So, sinubukan kong linisin yung pinaka-filter niya. Natatanggal kasi yung dumi. Hanggang sa eventually, malinis ko na siya thoroughly. Then, pinatuyo ko. Binilad ko sa araw. Nung natuyo na siya, sinalap ako ulit sa air purifier. And voila, gumana siya ulit. So, nakasave ako ng 1,600. Hindi ko lang sure kung advisable yung ginawa ko, pero nag-work naman. So, okay lang yun. Nagtitipid ako. Kaya okay lang. At least nakasave ako ng 1,600. So, ayun lang. Puro daldal. Parang gusto kong mag-vlog about dun sa recent na engagement ring na project ko. Wala lang, para lang may ma-share ako about jewelries. Kasi puro food eh. So, actually meron akong ginawa din na vlog about gadgets naman. Nireview ko yung iPhone 12 Pro Max tsaka itong ano, Apple Watch Series 6. Pero hindi ko naman in-upload kasi baka feeling ko baka mamaya ano doon ano parang ang tawag nito magmukhang ano trying hard dahil hindi naman ako wala maga hindi ganun ka laki yung knowledge ko about gadgets. Sa jewelries meron naman akong mabibigay na marami-rami kahit papano. So baka try ko mag-vlog about jewelries and in particular my recent engagement ring project. So hindi yun para sa akin na kasi kasal na ako. So a friend commissioned me to help her friend na working abroad, OFW siya. So syempre hirap siya maghanap ng perfect engagement ring para sa ano niya, fiance niya. So ako yung naisip nila na hinga ng tulong. So, nakabili na ako ng perfect diamond for them. It's a heart brilliant cut diamond. So sa ano pwede kong ipakita sa vlog. Pwede ko pala palang ipakita dito. Wait lang. So here's the ano GIA certificate of the diamond. Ang GIA siya yung pinaka highest parang diamond grading, independent diamond grading facility sa US. So actually ito yung pinakamahal na makukuha mong nagsa-certify ng mga diamonds. Yan, GIA, Gemological Institute of America. So, ito yung certificate niyan. Alam nyo ba na pag nagpa, kasi not all diamonds merong certificate in particular. You can ask for store certificates. So, yung in-house gemologist nila yung magbibigay sa inyo. Pero, kung GIA yung certificate nyo, ano yan, sobrang mahal.
ito palang certificate alone would cost you around 50,000 pesos. So imagine, certificate pa lang 50,000 pesos na wala pa yung bato dun. So ito yung stone, share ko lang sa inyo. Medyo hindi ko sure kung ma-appreciate nyo yung view dito sa using my phone camera. So that's a hard brilliant cut diamond. It's 0.90 carats, pero it could pass as 1 carat na rin. Ganun siya, malaki siya actually. So ayan, so discuss ko na lang in detail kapag nag-vlog ako about the diamond. And sobrang ganda niyan, lalo in personal. Ayan, in person, sobrang ganda niyan ng bato. So ito yung pinaka center stone dun sa recent project ko. And then if ever meron kayong kilala or kayo mismo planning to propose and you want my help, PM lang kayo sa akin and definitely I can give you a diamond ring, engagement ring na pasok sa budget nyo. Ayun, so ano lang, PM lang kayo. And isa pang advantage sa akin is nagbibigay din ako ng payment terms, especially kung close friend naman kayo. Alam, hindi nyo naman siguro ako tatakbuhan. So pwede kayong pwede niyo akong hulug-hulugan kung medyo mahirapan man kayo sa pagbabayad. So yun lang, so much for this. Hindi naman ito talaga yung main purpose ng vlog. So I'll upload this video sa YouTube and hopefully you can replay kung gusto niyo mapanood ulit. So thank you very much and good evening sa mga nanood. Meron tayong 9,000 viewers. Nadagdagan pala yung yung subscribers ko. Thank you sa mga bagong subscribers. And hopefully ma-entertain kayo at maging informative ang mga content ng vlog sa inyong pagluluto in the future. So bye, good night everyone.